Boom! Mapasilan! Ako pala si Pasty! PASD by Pasty! We're back with another Funko Pop review! So yung mapasilan, nasa harapan natin yung number 827 mula sa Pop Animation Line ng Dragon Ball Super! Super na pala ito, kala ko Z. So yan, nasa harapan natin ang isa na namang Fall Summer Convention exclusive na Funko Pop. So iba siya dun sa SDCC sticker, ha? Iba siya. Although, ang pinakaiba lang naman nila yung sticker at saka presyo, siyempre dito na tayo. So napanalunan ko din ito kasama nung Bakugo dun sa Raz ni Ilan. Maraming salamat ulit, Ilan. Solid na solid yung Raz. And totoo yung law of attraction. In-apply ko lang doon and nanalo ko ng Raz. So ayan, nasa harapan natin si SSG Goku Super Saiyan God ba? Hindi ko alam, hindi ako fan ng Dragon Ball. First time ko mag-review ng Dragon Ball na Funko Pop. So bear with me. So apologies na agad kung magkamali ako. And sa isa pang side, you can see SSG Goku sa likuran. The other Funko Pops from this line. So tingnan nyo, wala akong kilala dyan sa mga yan. Kala ko nga si Broly to eh. So sa isa pang side, preview art ng Goku. Sa itaas, Goku. Sa baba, boom! Hindi nyo naman binabasa yun. Oh! And Toei, ano ba ito? Toei, tama. Toei animation sticker. So nice. Ngayon, pasok may wagang ruler. Unbox na natin, are. So, kagaya nung mga dati kong review, alam nyo naman na pag dito sa part ng video na ito, lagi ko sinasabi na dahan-dahanin nyo lang yung pag-unbox. Kasi, syempre, box is everything kahit sa Funko Pop. And mga pasinan, baka ipag-post ko to sa buy and sell group kasi hindi ko naman line yung Dragon Ball or ipa-ano ko na lang, ipa-trade sa mga kailangan ko na pops. So, abangan nyo na lang. Hey, boom! Ayun pa pa sila na-unbox na natin si SSG Goku. So, tignan na natin yung mga detalye ng Funko Pop na ito. Ang ganda. Ang ganda. Panalo mga release ngayon, ha? Lalo na sa anime, ha? Sa SDCC, ha? Oops, medyo madumi lang yung pop, pero hindi na natin kontrolado yan kasi nung sa packaging na yun, minsan sa pagpack na talaga. So, you can see yung buhok ni Goku na very iconic. Kahit hindi ganyan yung kulay niya talaga, yung itim, di ba? Very iconic pa rin. And makikilala mo talaga kahit sa buhok pa lang na si Goku to. And yung likuran, very plain kasi kahit sa anime, gano'n naman talaga yung hairstyle. So, ang galing ni Funko, no? At translate din nila yung kung ano talaga yung animation style or yung drawing style ng character. So, di ba? Gantong-ganto din yung buhok niya, eh. Sa anime, hindi ma-spiky, straight yung likod. Tapos magugulat ka lang, may mga protruding na spike sa buhok niya. So, ayan. Ganda. Naghanap ako ng issue, eh. So far, wala naman. Although, yung ulo is medyo ano. So, huwag na kayo mag-expect ng articulation sound kasi medyo maluwag yung ulo niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ganyan na talaga siya nung nirelease. So, ayan. You can see yung kanyang kilay. Ganda ng details yung kilay. Ha? Hindi siya yung basta kilay lang. Yung kilay niya malalaman mo nagagalit eh. Based dun sa kilay. Ay, yung itsura niya malalaman mo nagagalit based dun sa itsura ng kilay. So, ang ganda. And yung iconic ng costume ng mga Saiyan. Ganda nung ginamit nilang paint dito, ha. May shadowing effect. Di ba? Pag iniiba ko yung ano sa ilaw. Ganda. And syempre yung low, yung ano. Nalimutan ko ano ba ibig sabihin nito. Earth ba? Hindi ko na maalala, pero may ibig sabihin yan eh. So, di ba? May sombrero ako ni Goku, pero hindi ko kabisado yung Dragon Ball Universe. And yan, very iconic costume ni Goku. Ang ganda. And syempre, batak si Goku. So, na-translate din nila into Funko Pop version yung kanyang muscles. So, sa bicep, yan. And yung dibdib niya. Di ba? Yung anime kasi na version is may, ano, tawag dito, bakat yung dibdib. So, kahit dito, bakat. So, ang ganda. And yung kanyang sapatos and boots pala. Ganda. Gusto ko tong ribbon na to, ha. Ganda. Sobrang detailed. Pati yung kulay, ha. Galing. Galing nung ginamit nilang kulay dito. So, magkaibang kulay ng blue yung ginamit nila sa boots and dito sa mga sa damit niya. And sa wristband. So, ang ganda. And ngayon, tignan naman natin yung effects. Yung flame effect. So, kung meron kayong Endeavor na Funko Pop, magiging familiar ka dito sa flame effect na to kasi translucent siya. Pag nilagyan natin siya sa ilaw, makikita mo na ano siya. Tumatagos yung ilaw kasi translucent. And yung licensing ni Funko, you can see sa ilalim. Ayan. And comment lang ako dito sa ano, ha, sa apoy kasi ang ganda pagdating dito, ano na siya, eh, solid material na. Pero pagdating sa may bandang gitna, translucent na siya. And you can see yung likuran ng paa niya, which is yung right foot niya na nakakabit dito. So, yan yung parang nagsisilbing stand niya. So, hindi nyo na kailangan ng stand kasi ito na talaga yung stand na kasama pag binili nyo tong Funko Pop na to. So, ang ganda ng details. Gustong-gusto ko siya. And ngayon, this is the part where we compare him and measure the size of this Funko Pop. So, ano, as with other Funko Pops, 3.75 inch yung unilang karaniwan na height. So, ito, I'm expecting na lampas 5 inches. Oh my God, lampas 5 inches pa. Kasi gawa ng buhok. Anong wax ni Goku, no?
Kung may buhok lang ako, mangingi ako ng wax eh. So ngayon, meron pa tayo dito mga Funko Pops from the anime line. So i-compare natin siya dito. So una is sa isa pang SDCC exclusive na si Bakugo. Nakakatapos ko lang gawa ng review. Ayan. So meron pa akong isang SDCC exclusive si Steve Aoki. So ayan. Ang ganda. So tatlo ng Funko Pops ko ang may sticker ng SDCC. Although hindi ko ikikip yung Dragon Ball, yung Goku, kasi hindi ko naman siya line. Baka i-trade ko na lang sa ibang line. So ayan, suggest na lang kayo kung anong line. And ngayon, compare pa natin siya sa isa pang anime. Sa iba pang anime figures na meron tayo. So, All of Might. Ito, batang 90s. Kilala niyo din to. Si Inuyasha. At may isa pa. Si Death the Kid. So, ang ganda ng scaling ng mga anime, no? Ang ayoko lang talaga ng scaling na anime na line, yung One Piece. Kasi, magkakasay si kahit si Franky kasi laki lang nila Luffy, di ba? Gets nyo yun. So, yung mga pa sila, I recommend yung getting one kung fan na fan kayo ng Dragon Ball. Hindi lang basta Dragon Ball Super ha. The whole Dragon Ball franchise. Kasi Dragon Ball Super na to, ang layo na nito from Dragon Ball Z. Diba? So, yung mga ano dyan, lalo na yung mga kaidaran ko, maraming mga fan dyan ng Dragon Ball. So, ayan. Kuha kayo kung gustong-gusto nyo. And, ang ibibigay kong rating para dito sa Funko Pop na tumango pa silan is Grail. Grail talaga. Kasi yung details ng apoy, yung details ng costume, very accurate and na-translate nila na maayos yung Funko Pop version si Goku. So, yun ang pa silan. As all for this video, sana nag-enjoy kayo. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, follow me in all my social media. Kasi huwag nyo kakalimutan pag-dito yung notification bell, subscribe button para lagi kayo update yung bago tayong video. Bars. So, yun ang pa silan. Keep safe and always strive to be better than yesterday. Ang nga pa rin si Pasty. Peace. Stay away, Pasty. Paalam!